Ngayon ang araw ng graduation ni Ate Iya. Galing na kami nito ng palengke, bumili si Papa Rex ng 2 malaking manok. Yun lang ang handa ni Ate Iya. Ipagluluto siya ni Kuya Rico ng apritada. Yun na din ang ipapamigay namin sa aming mga kamag-anak. Kung kahapon pansit at cake, ngayon naman ay pang-ulam. O pagpasensyahan nyo na ako. Prinsesa talaga ang ate nyo pag nandyan si Papa Rex. Ayan nga, dahil ako daw ang sasama, siya na lang daw ang magre-ready ng gagamitin ni Ate Iya. Para naman daw hindi kami mangarag. Nilaban pa kanya kasi ito kagabi. Nung hapon lang din kasi binigay itong mga toga late nang dumating. Buti naman at natuyo din agad. At dahil DIY, eto dito na lang ako nagpa-parlor. Libre lang, tapos macho pa yung magpa-plancha ng buhok mo. O diba, pagkatapos mag-plancha ng toga, buhok ko naman ang pa-planchahin. Dapat kasi magpapareband kami ni Ate Iya bago ang graduation. Kaya lang yung magre-reband sa amin ay umattend ng recognition. Dun lang talaga kasi kami nagpapareband dahil home service pwede. Saka napakagaling gumawa nun ni Ate Lani. Yung reband niya talaga ay umaabot talaga ng 1 taon. Ayaw magpa-plancha ni Iya ng buhok, gusto daw niya ititirintas. Kaya naman, ititirintas natin ang kanyang buhok. Si Iya lang din ang nag-makeup sa sarili niya. Dahil mahilig talaga si Iya mag-makeup. Simple yung makeup lang naman. Lipstick, blush on, yung sa kilay, yung sa pilik mata, ganun lang. Dalaga na, kaya marunong-runong na kahit papaano. Sobrang tagal na inintay ni Iya to mangyari na makagraduate siya. Alam nyo ba na dati pa lang, naiingit na siya doon sa mga kaedada niya na high school na. Yung pumapasok na sa high school. Sabi niya sa akin noon, Mama, gusto ko rin magdamit ng kulay pink. Kasi kulay pink yung mga uniform ng high school. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala, darating din ikaw dun. Halos kalahati ng buhay ni Ate Iya ay nandyan sa school ng Genti. Sobrang excited niya na talagang pumasok sa high school. Kahit pa sabihing elementary pa lang ito, napakalaking achievement na to sa amin. Kahit pa sabihin nilang tumanda ka sa elementary, okay lang yun. Kahit pa nga yung iba na sinasabihan ka ng sped ka. Sabi ko sa kanya, huwag niyang iintindihin yun dahil hindi naman nila alam kung anong ibig sabihin. Sa mga batang kagaya talaga nila, ang tinatawag sa kanila ay SPED. Alam niyo ba na yearly ang mga teacher ng SPED ay nagsasalita sa mga regular class? Ipinaaalam nila kung paano dapat ratuhin ang mga batang kagaya nila Iya. Itinuturo nila kung paano tawagin at huwag sabihin na SPED. Kaya lang talaga merong mga bata na hindi makaintindi. Kung tutuusin, mas nakakaintindi pa sila Iya. Iba-iba ang kondisyon nila Iya. Pero hindi sila iba sa atin, meron din silang nararamdaman. Kung tayo ay nasasaktan, ganun din sila. Kung paano tayo nagiging masaya, ganun din sila. Kaya naman sana, tayong mga magulang ay ipaunawa natin sa ating mga anak yung mga kagaya ng bata nila Ate Iya. Kung paano natin hindi tayo makakasakit. Kung minsan kasi yung mga kagaya nila hindi nasasaktan. Pero tayong magulang ang unang-unang nasasaktan. Lalo na pag may mga naririnig tayo. Kaya naman sana tayo, mga magulang, turuan natin yung mga anak natin na huwag nang aasar sa mga kagaya nila. Hindi man sila masaktan, pero yung mga magulang nila ang masasaktan. Kaya naman, Ate Iya, proud na proud kami sa'yo ng papa mo. Kung nandito ang lola mo, siguradong proud na proud din siya sa'yo. Ang buong pamilya natin ay nagmamahal sa'yo. Kita mo naman kung gano'ng kakamahal ng mga pinsan mo. Kung paano ka igalang ng mga pinsan mo. Dahil itinuro namin na hindi ka iba sa kanila. Alam ko kahit papaano malulungkot ka dahil malalayo ka na sa mga mahal mong teacher. Maiiba na ang environment mo. Pero alam na alam kong kayang-kaya mo yan. Hindi na kayo magkikita ng ibang classmates mo. Pero may iba naman na makakasama mo ulit. Sabi nga sa kanta nyo, ituloy lang ang pangarap. Hindi ito katapusan, nag-uumpisa pa lang tayo, Ate Iya. At makakaasa ka na lagi lang kami nandito para sumuporta sa'yo. Maraming salamat sa mga teachers ni Iya. Si Teacher Jess, si Teacher Fina, si Teacher Weng, si Teacher Mean, si Teacher Myra, at si Teacher Matet. Sila ang mga teacher dyan sa Genti Elementary School na talaga namang sobrang mapagmahal talaga sa mga estudyante. Ibang-iba talaga yung pagmamalasakit nila sa mga bata. Kung paano silang magulang sa kanilang mga anak, ganun din sila sa mga anak namin. Nakakalungkot pero nagpapasalamat kami ng marami. O di ba't makikita mong napakasaya din nila? Sabi ni Mami Arlette, yung mama ni Hero, wag daw muna kaming uuwi dahil meron silang inihandang salo-salo. Sobrang generous talaga ng family ng Segura.
Talagang napakabait ng pamilya ni Kuya Raddy. Sayang kung nabubuhay sana si Kuya Raddy, siguradong napakasaya ni Kuya Raddy. Dahil graduate na si Hero. Si Hero yung Mr. Unstoppable ni Ate Iya. Siya yung partner niya sa contest. Si Hero ang laging mukhaan ng sped ng Genty. Congrats sa mga batang ito. Congrats din sa ating mga magulang. Hindi madali ang ating pinagdaanan, pero masarap makita itong mga tagumpay na ating mga anak. Ayan nga pala si Hero. Sana magkita-kita pa rin tayo. O diba, hindi talaga mapigilan ni Ate Iya ang pag-smile. Sobrang mahihain yan, hindi yan palangit eh, pero kitang-kita mo hindi maalis ang ngiti niya. Yan nga pala ang pinsan niya na si Coco. Ayan, at saka si Jelay. Congrats sa inyo. At kay Teacher Fina, thank you po ng marami.